Yan, tira lang pala. O, sige bro, okay lang GBM, no? Okay, pag po ito mga kapatid ang Katolik, no? 500 century, dito na ang hierarchy. Ibig sabihin, meron na pong tao, meron po silang kinisik si Constantine, no? Si Leo II properly officially established the hierarchy, yung may human head. Kaya ang aral po ng Katoliko, meron pong ulo si Kristo at ulo din si Pedro. Dalawa ang kanilang ulo-ulo. At hindi po yan mababasa sa Biblia, mga kaibigan at kapatid. No? Dito may nobina po tayo, na nobina kay San Pedro, may mayaong San Pedro, mababasa din po natin doon, na si Pedro ang ulo, page 1, no? Si Pedro ang ulo ng buong iglesia o lahat ng iglesia. Sabi ni Genuinely Phoenix, the Baptist Church, the Baptist, the unbroken succession of John the Baptist, an apostle of Jesus Christ. Yes po, tama po yan, no? Na unbroken succession. Saksi po doon ang encyclopedia, no? Okay? So, dito po sa 100, ang nagsimula pala to, second century, kalagitnaan po ng first to second century, ang Katoliko, no? Pero, unofficial name po sila. Kung baga, itong mga Protestant movements ito, matatawag natin Protestant movements, no? At saka noong 1870, doon lamang po nabuo ang pangalang Roman Catholic Church, pero napakalungkot, no? Na sila po ay na-reject po, mga kaibigan kapatid, ng according po sa Apostles' Creed, na-reject po yung name na Katolik at ito po yung nabuo si Ignatius. Ayan. Si Pope Ignatius. Ayan. Kabuuan na sinasabi po ni Ignatius. Pag sinabing Katolik, hindi po nagre-refer ito ng denominasyon ng Roman Catholic Church. Kundi Katolik, ang pakahulugan niya sa Katolik, ang pangkalahatang Christian sa buong mundo. Yan yung sabi niya. Okay? Pangkalahatang Christian sa buong mundo. Okay, request ulit Ivan. Kay Brother James. Ayan, si Brother James. Ayan, pagdating po, no, mga kapatid, ng 1000 AD, ang Roman Catholic po ay nagkaroon po ng paghahati. Nahati po yan ang Catholic sa Roman Catholic at saka sa Greek Catholic Orthodox, ang tinatawag po nilang Orthodox. Okay, Brother James, mag-request lang po kayo ulit, no? Hindi ko kayo nakita. Ayan. Tinatawag po sila na Roman Catholics at Greek Catholics. O, sila yung Protestante. Hello, good morning, Brother James. Good morning. Ayan, no, hanggang sa nagkakaroon po ng mga doktrina, nag-exist po 1100 ang transubstantiation. Ano ba ito? Transubstantiation or infant communion, no? Sa mga bata po nagkakaroon po ng infant communion. No, dito yung mga impintong doktrina hanggang dumating po ito ng 1300, no? 300 sa kalagitnaan ng 1231 Inquisition 1229 Bible forbidden, no? Dito po pinagbabawal ng Roman Catholic Church na hindi pwedeng gumamit, no, ng Biblia ang mga miyembro. Pinaglalayo po nila ito. At dito din po in 1215, auricular confession. At 1123, yung celibacy, na bawal po ang pag-aasawa. Bali, ano lang po ito? Generalize lang po natin yung ating, sinasamari lang po natin para mabilis kasi baptis ang ating patunayan. No? At saka dito po, kasi, ginamit ko lang ito, no, ginamit natin ito
Kasi nagki-claim ang Katolik na sila daw ang tunay na iglesia. So dapat atin pamalian ito, no? Pagdating po ng 1600 or 16th century, mga kapatid, dito nagsimula si ang Lutheran, no? Dito po sila lumabas naman sila sa Roman Catholic Church. Yung Greek Catholics Orthodox, no? Ay nawala si Brother James. Okay. Adding. Ayan. Ay wala pong lumabas doon, kundi dito po sa Roman Catholic Church, ang dami pong branches, no? Lumabas ang Lutheran, no, 16th century, at saka Episcopal, no, Church of English Episcopal. Dito rin po nagmula ang Methodist, dito rin po nagmula ang Presbyterian, ang Church of Christ, Christian Church, Congregationalist, no? Dito po 'yan nagmula, Cumberland. Ayan po, dito po nagmula 'yan. Ang Baptist ay hindi po makikita na nagmula po sa Roman Catholic Church. Therefore, hindi po kami Protestante kasi po hindi kami nagmula. No, ang ibig sabihin ng Protestant, nanggaling ka po sa Roman Catholic Church at kumontra sa kanilang katuroan, no? At wala po 'yan sa history na ang Baptist ay galing sa Roman Catholic Church, kundi gawa-gawa lang nilang referensya 'yan sa hindi naman primaryng batayan, no? Brother James. Bro. Mahina mahina ang signal mo. Magandang araw pala, Bro Dino, at sa mga ka-OBFD natin. Ayan. Good morning, good morning. Nag-ano tayo dito, bro? Nag-summarize lang po tayo ng, kasi kagabi, Bible ang ating batayan, para patunayan, ang primary po nating batayan, ang Biblia, na kung saan napatunayan natin ang Baptist ang ating Panginoong Jesus, at ang Baptist Church po ay siyang tamang iglesia, no, na itinatag niya. At ngayon naman po ay sa history tayo nakapukos, no, lalong-lalo na sa referensya daw sa labas. So may referensya tayong kinuhaan, mga standard po ito, at kung ano pong ulat sa Biblia, ay ganon din po ang ulat sa history. So hindi siya magkukontrahan. No, Brother James, baka gusto mo po mag-share ngayon? Sige lang, bro. Tuloy mo lang muna. Sige. No? So ngayon po mga kapatid, dito sa ating Baptist History in Succession, nakikita po natin, matanda na ito sa akin, ito. Iniingatan ko po ito. So dito, sa batayan na ito, ang sabi po dito, as well informed, no? As well informed, Baptists are agreed in the belief that they are a people have continued from the time of Christ until the present, no? Lahat daw, no? Pag sinabi, oh, lahat ng mga Baptist ay nakaalam na at nagkakaisa sa pananampalataya na silang mga mananampalataya ay nagmula sa first century. Sila patuloy po yung church na yon o yung mananampalataya hanggang sa panahon po natin ngayon. So makikita natin dito mga kapatid na yes, sabihin natin Brother James, mayroong nakiklaim na Baptist na hindi naman totoo. Pero ang tunay na Baptist po ay nagpatuloy po ito hanggang sa panahon natin ngayon. No? Napipreserve po yun. Hindi po yun nawala. Sapagkat ang pangako niya kanina, nasa Epeso chapter 3, verse 21, Church by Christ throughout all of ages, at natupad nga po ito. Natupad nga po ito na throughout, natupad at matutupad pa. Ayan po, no? At dito pa, in other words, sa page 11, ang sabi niya, in other words, mga kapatid, ayan, at may nakausap ako kanina, Brother James, na tawag dito, against daw siya sa Baptist, ano siya, pero sabi Baptist ka ba talaga? Sabi ko sa kanya, kasi hindi naman ganun ang aral ng Baptist eh. So inamin niya sa huli, hindi siya naniwala na first century nag-i-exist ang Baptist, pero nakiklaim siya na Baptist. So nung huli nadali ko siya, so sa Makati dahil ayaw maniwala first century, second, third century na may Baptist, 16th, 17th century lang daw ang Baptist, sabi niya. Sa Makatawid, ikaw ba doon ka ba naanib sa 16th, 17th?
Yes daw, doon po siya naanib. So, sa mga ito, sabi ko, 1617, ano ba yan? Protestante ba yan? Oo daw. O, sa mga ito, eh, protestante ka. Sabi ko, protestante daw. Eh, ikaw yung protestante, kami hindi. So, ganun pa na, at least nalinawan tayo, yung managdi-claim na hindi baptist ang Panginoon at ang mga apostol, hindi pala tunay na baptist, kundi mga protestanting baptist. So, pag sinabing protestanting baptist, sila yung nagpaprotesta po sa atin. Hindi tayo nagpaprotesta sa kanila. No? Ayan. Shout out ja, shout out muna tayo, no? Ilonggo din ba si Brother James? Ayan, nagtanong Brother James, Ilonggo ka daw po ba? Sino tanong bro? Sino nagtanong daw bro? Hindi ko nakita yung nagtanong. Pa-open yung camera mo ha. Ibalik mo dun sa background mo. Yung teddy bear natin dyan. Di nahulog. Sino daw yung nagtanong bro? Nahulog ang cellphone ko eh. Wait lang ha. Nahulog ang cellphone ko. Oh. Alright. Ganda ng background yeah. Natin ano? Ganda ng teddy bear ko eh. Ayan o, nahulog. Okay. Si Brother GB, kasi si Brother, Brother GBM, isa po itong Ilonggo din yan bro, Ilonggo. Nasa Guimaras ata, hindi ko lang talaga alam kung saan siya sa Guimaras, kasi malawak din ang Guimaras. Kababayan ko din ata yan. Ayan. Actually, hindi tayo, hindi ako ano, hindi ako Ilonggo, Bisaya ako, Davao ako. Ayan. Si Brodino lang yung Ilonggo. Ako naman yung Bisaya. No. Bro. Ayan, ito yung history no namin na ano, sabi kasi niya kung Baptist daw bakit marami daw katawagan, may mga novations, may mga tinatawag tayong Donatists, may tinatawag tayong Patrons, Albigens, no? Marami pong katawagan. So dito kasi sa history namin pinanghahawakan, sabi dito sa page 11 no, they have been called many names. At tinatawag kami sa maraming pangalan, no? Names by their enemies. Alin daw tumatawag sa atin? Ang mga kaaway, ang mga nagpi-persecute, no? Marami pong katawagan sa binabansagan kami na hindi naman pangalan dahil nga po ay muli kaming nagbabautismo. O si Donatis, yung Donatis Brother James, 'di ba may mga leader yan sila at doon po kinukuha yung katawagan, no? Sa lead nila kasi sila yung namamahala, no? Ganun ba, bro? Sa particular na lugar kung saan sila naging member ng leader nila. Pero yung leader nila actually, may pinanggalingan din yun. So sa leader ng local nila, tinawag sila sa local nila. Pero yung kanilang teachings sa ano yun, sa New Testament pa rin. Sa original Baptist local lang yung ano nila. Kumbaga Donatus. Si Donatus. So sa local church na kung saan si Donatus nagpapastor or nag-lead. So doon sila identified. No? Pero yung teaching nila, kung saan sila nanggaling sa New Testament. Yun yung sagot. Oo. Tama. Kaya po, sabi dito, they have been called many names by their enemies. As Montanes, Tertullianes, no? Sabi Tertullianes, tinawag siya Tertullianes kasi po sila ay nangangaral, sila po ay naniniwala doon sa pinapangaral ni Tertullian tungkol po kay Kristo at sa tama pong church. Kaya tinatawag silang Tertullianes. Bakit po? Sumusunod sila sa katuruang tinuturo po ni Tertullian. No? Kaya po mga Katolik, anti-Tertullian po yan. Sabi nila, hindi lahat ng church fathers Brother James ay santos pero si Tertullian daw hindi daw santos. Pero edi lalabas dito na claim lang talaga nila kung lahat ng church fathers ay santos eh bakit si Tertullian di santos at pinapaniwalaan nila na church fathers daw nila comment kay Muslim. Nung hindi pa dumating si Jesus Christ, isa lang ang Diyos sa lumang tipan. Na ayan, pang grade 1 po na ano, argumento. No? Actually, matagal ng resolve naman yan, Brother James. No? Lahat po ng mga Muslims na nakadebate ni Brother James
ay umamin na si Kristo ang creator nga sabi ninyo Diyos eh. E sino ngayon yung nag-create ng ano ng ibon? Sino yung kasama ng Diyos na nag-create ng ibon? Eh, resolve nyo yun muna. Nag-assignment na ako dyan sa kanila, bro. Hindi naman nagbigay ng sagot. Yung kasama ng Diyos na gumawa ng ibon, sino yun? Yun naman assignment ko sa kanila. Pwede mo, bro, no? Pwede mo ba maturuan sila kung sino yung... Kasi dito sa argumento, kailangan din natin silang ano. Sino ba yung kasama ng Diyos na gumawa ng ibon? Yung salita na yon, yung word. So, ang ano ko dyan, ang banat ko dyan, na tatlong persona daw. Actually, sa kanilang Quran, pag binasa natin ang isa sa mga talata na sinasabi doon na we have created everything, no? We have created everything. So, yung salitang we doon, personal pronoun. Personal pronoun siya. So, yung we doon ay personal pronoun. Kasi sa atin bro, pag sinabing baptism, una nang galing sa langit yung pangalan na yan. Pangalawa, nagbabautismo para kay Kristo, no? Para sa Diyos. So, sa Biblia, ang nagbabautismo ay baptist. Kasi sa baptist, who administers baptism? No, regardless kung tubig yan, o spirito, o sa Old Testament naman kay Moses, sa clouds and sea, no, sa dagat at sa alapaap, baptism pa rin yun. So may explanation tayo mga Kristiyano kung bakit baptism. Ano. Pero sa kanilang Quran, naging baptist bigla si Yaya, eh wala namang explanation ng Quran paano naging baptist. Basta bigla lang sumulpot, baptist, wala namang explanation paano naging baptist. So ang Quran, nangungopya ng mga terms, pero hindi alam paano i-explain. Katulad nito ang Quran, kung gaano ka lugmok ang Quran sa kagka-Quran yan. Ginamit ng Quran ang children of Israel, mababasa sa Quran yung paraphrase, yung parirala na children of Israel. Yet hindi alam ng Quran, hindi ma-explain ng Quran kung sino sa Israel. At paano naging Israel si Israel sa Quran. Kasi sa Biblia, si Israel, nung naging malapit ang relasyon ng ni Jacob at ng Diyos na nagkatawang tao o nagaan yung anghel, si kaya naman niya magaan yung anghel kahit nasa langit siya. So, tinawag siya ng Diyos na ikaw ay gagawin kong Israel. Meron kang kapangyarihan sa harap ng Diyos at sa tao. Ibig sabihin ng kapangyarihan, yung kanyang relasyon sa Panginoon na nag-cause sa kanya na maging blessing yung kanyang alahi. So, nagkaroon ng Israel. Ngayon, sa Quran, ginamit yung salitang Israel, hindi naman ma-explain ng Quran bakit naging Israel, sino si Israel, wala namang nakalagay sa Quran. Wala talaga, bro. Balik natin sa iyo, bro. Amen. So, sa makatuwid, lack of information ang kanilang Quran. No? Lack of information. Kaya pala hindi nila mabigyang lina. Bakit nag-anong grounded? Okay. Kaya hindi pala nila kaya bigyang linaw. Parang grounded yung headset mo, bro. Grounded, bro. Ayan. Hello. Grounded pa rin. I-mute mo nga, bro. Ito yung magsalita ako para mag-mute din ako. Ayan. Kaya pala, mga kapatid, hindi niya nila mabigyang linaw, no, na grounded, bro. Ayan, bro. Tanggalin mo yung hands. Ayan. Ganon pa rin. I-mute mo na lang, bro. Tapos, mag-mute din ako mamaya. Tinanggal ko na, bro. Sige. Okay. So, ba't ganon? Ganon pa rin, bro. Grounded siya.
Hindi ko na nakasaktap eh. I-mute mo nga, bro. Okay. Ayun. No? Kaya pala, mga kaibigan at kapatid, hindi po ng mga Muslim maunawaan ang Biblia kung walang tafsir, kung wala pong hadith. No? Kailangan nila sa pag-aaral nila yung hadith para maunawaan nila yung Quran. So magkaiba po yun. Lalabas, hindi na po salita ng Diyos, Brother James, yung kanilang batayan ng pananampalataya, kundi salita na po ng tao, interpretation na po ng tao. Yan yung pinagkaiba po sa Biblia, mga kapatid. Hindi namin kailangan ng ibang referensya o mga secondary na mga sources na gawa-gawa ng tao, no? Kundi ang pangunahin naming batayan ay ang Biblia. Tinatanggap lang namin mga secondary kung ito po, no, ay nagkakaisa sa pagkatala sa Biblia at ang tinuturo. Isa Quran, iba naman ang tinuturo sa tafsir, iba naman sa hadith. Tulad na lamang, Brother James, no, ng katuruan po ng Muslim, no, na si Judas daw po ang naipako sa cross, hindi si Kristo. Wala naman sa Quran yan. Wala po sa Quran. So sa makatuwid, hindi po dapat batayan yung gano'n. Sino nag-i-interpret ngayon dyan na wala naman pala sa Quran yan? Tinanong ko ngayon si Ali Javier, isa pong depensor ng Katoliko. Saan ba sa Quran na si Judas ay ipinako? Wala daw. Doon lamang sa tafsir at sa hadith. Isa makatuwid, hindi magkakaisa yun. No, hindi na po salita yun ng Diyos, salita na po ng tao. No, kaya madiin namin tinitindigan ang Biblia ay siyang salita ng Diyos. Ang Quran po salita po ng tao. No? Taong may likot ang utak, pag-iisip. No? Taong may likot ang pag-iisip. Ayan po. Tulad na lamang ni Muhammad, no? Tingnan nito. Si Muhammad nagturo na hindi masama ang pag-aasawa ng marami. Nagturo para po matakpan ang gawain, Brother James, na marami siyang asawa. Oh, kasi wala pa namang Muslim. Hindi pa po nag-exist ang relihiyong Islam nung wala pa si Muhammad. Para matakpan po yung kahalayan niya, yung kapusukan niya sa laman, ay gumawa daw siya ng pangitain na mula sa Diyos kay Allah. Ito yung aral, kailangan mag-asawa, no? At mag-asawa ng marami pagdating ng langit, marami pang mga birhin, 72 virgins, no? Wala po sa Biblia yung ganun. No, kaya magkaiba pong salita ng Diyos at salita lamang ng tao. Ang salita po ng tao ng mga ni Muhammad iwala po 'yan sa salita po ng Diyos, Brother James. Ayan. Tama ba, Brother James? No? Mas nauna po ang kahalayan ni Muhammad kaysa katuruan niya. Bago lang naman ang katuruan, ng ilang taon na si Muhammad, no? Bago pa mabuo ang Islam. Ayan. So nauna na po yung pagiging fornicators niya kaysa sa relihiyon. Ayan, itinatag ang relihiyon para matakpan ang kahalayan niya at kapusukan sa laman. Ayan po. So makikita natin na hindi talaga sa Diyos, Brother James. Ano masasabi mo, bro? Tama, bro. Correct ka, correct, correct. Correct ka, bro. Ayan. So dito, tingnan na natin ating comment section, no? Marami tayong comment section, mga Muslim. Brodino, sabi ni Leo Hular, wala namang tinatag. Tingnan natin, hindi putol ito, hindi ko makita. Ang sabi ni ni Ivan, Brother James, no? Leo Hular, no? Na wala namang tinatag sa Matthew 16:18 na Baptist. Ayan, Brother James, wala daw tinatag, no, sa Matthew 16:18 na Baptist. Sagutin mo, bro. Ikaw sumagot, bro, para madiinan mo. Ah, sige. Sa Matthew 16:18, wala daw baptist. No, sa Biblia po kasi, mga kapatid, sabi ni Kristo, Pedro, sa batong ito, itayo kong aking iglesia. Hindi niya sinabi, mga iglesia. So, sa mga kapatid, isa lamang yung iglesia na nasa Biblia, Brother James, hindi po marami. Noong tinutukoy yung katawan, isa lamang po yun. At mababasa natin sa 1 Corinthians 12:13, may isang katawan.
Ano po yung Baptist Church po yun? Wala na pong iba. Kaya, kung ipasok nyo Katoliko, ipasok nyo Islam, ipasok nyo MCGI, disqualified na yun. Isa lang po ang church. At ang mababasa sa Biblia ay Baptist Church. At bakit? Ito, Brother James, ha? Kunting talino. Baptist Church. Ako, Baptist Church. Mag-i-statement ako sa iyo, gagawa pa ako ng aking Baptist Church na alam ko na Baptist ako. No? Alam ko na Baptist ako sa sarili ko. Bakit ko pa sasabihin? Nasabihin ko, ay ako na nga si Dino Diaz, sabihin ko pa na ang nagsasalita sa iyo si Dino Diaz. Ano ba naman yan? Pag nababasa na sa Biblia na Baptist Church, disqualified na po yung iba. Andyan na nga eh, isang katawan yun. Wala na po yung iba. Kaya wag na po natin sabihin, wala namang nasusulat dyan. May nasusulat. No, si Kristo na nga ang nagpasulat niya, tapos wala akong nasusulat. No, ang dami nating referensya. Ang dami nating referensya talaga. Amen, amen. Okay, nagdedebate sila ni Brother Ivan, no? Hayaan natin silang dalawa dyan. Sige, nagdebate. Sa, no, amen, sabi ni Ranilo. Betonyo Peras, no, shout out, no, kay Brother Ranilo, no, amen, Brother James, na amen daw. Ayan. Sabi ni pag wala ito sa official statement ng Bible, ibig sabihin sino creator? Ayan, Brother James. Pag wala ito sa official statement ng Bible, ibig sabihin sino creator? Sabi niya, sino bro? Si Hular, Leo Hular. Muslim siya. Hindi ko alam, maliit yung ano niya, maliit yung profile. Hindi ko lang. Asa, Muslim tayo, lang. No? Hindi ko lang sure kung Muslim yan, bro. I think hindi siguro. Christian, baka Catholic or ano na. Okay. So ito bro, may nagtanong si Anonymous naman, Anonymous Sausawero, si Boy Sausaw. Okay. Sabi niya, hindi niyo sinagot ang tanong kung saan galing ang authority niyo na magbautismo dahil the Baptist ay titulo ni John, hindi niya religion. Ay, Brother James, sige. Muslim. Ito sagot ko, no. Saan daw galing? Yun na nga ay, ang galing na titulo niyan, yung otoridad. Siyempre, yung saban ang galing yan, hindi sa Diyos. Binasa mo naman, Prodino yan noon eh. Nasaan ang bautismo ni John galing? So, sabi ni Kristo, sa langit yun. So, si Kristo din, ganun din. Nagbabautismo rin siya. O, gawain yun ng galing sa langit na kinomission kay John the Baptist. Inihanda niya yung mga tao para bautismuan sa kay Kristo. Eh, si Kristo din, nagbautismo sa kanyang mga alagad. Yung mga alagad, tinuruan niya. Yung mga naturuan niya, tinuruan ng tinuruan. Hanggang dumating sa ating kapanahunan, Brodino. Ngayon, ito yung nakakaloka dyan eh. Ang, si Allah, aka Satan, noon, kinopya yung baptism eh. Nakalagay sa kanilang Quran, na mababasa sa kanilang Quran, Allah ay nagbabaptize, who is better than Allah in baptism. So nagbabaptize din daw si Allah. Ninakaw ngayon ng Islam ang baptism sa Biblia. At kahit si Muhammad sa tafsir, nagbautismo ng mga Muslim. Binautismohan niya yung mga Muslim, si Muhammad, nabasa ko sa tafsir, na nagbautismo si Muhammad ng mga nag-Muslim. Ginaya niya yung prinsipyo na galing sa mga Kristiyano. Bakit kako? Kasi si Muhammad, ayon sa surat chapter 25 verse 5, kinopya niya ito sa mga Hudyot Kristiyano, yung idea eh. Kinopya niya yung mga ibang idea dyan. Oh, at ayon mismo kay Ibn Kathir yan, na he copied it from the people of the book. Si Al-Razi, ganun din ang sabi ni Al-Razi, kinopya din daw. So, bakit ka magtatanong kung saan ang galing, yet ang Quran mo, ginamit mismo ng Quran mo. Hindi mo ba natanong yung Quran mo? Hindi mo ba natanong yung Diyos mo? Hindi mo natanong yung propeta mo? Hindi mo natanong yung aklat mo? Kung bakit mayroong baptism sa inyong Quran? Hindi mo man lang natanong? Sa amin,
Tapos na ang sagot kay Kristo nang galing sa langit, kasi si Diyos si Kristo sa paniniwala namin. Isa inyo, paano naging bautismador si Diyos ninyo? Paano naging bautismador? I-explain ninyo paano yung bautismo ng inyong Diyos. Wala kayong explanation diyan. Ha? Sinungaling yung inyong Diyos ninyo, nangungopya lang kayo. Yun yung bro. Amen. Sumakapwede, ang Biblia talaga, bawat katanungan, Brother Jens, may nare-resolve. May kasagutan, ang Quran. Ano talaga? Amen. Lack of information. Hindi nila mapaliwanag ang mga katanungan. Saan? Ano? Tama nga, saan ba talaga galing ang bautismo ni Allah? Ayan, mangungupya talaga eh. Ito, sabi ni Ayub, aking magbasa. Okay. Nagdedebate rin sila sa comment section. No, ayan. Maganda yan. Magpa-schedule kayo ng debate, mga bro, no? Sabi ni patay ang baptism. Sabi ni Anonymous Osawero, patay ang baptism pala na sinasabi nyo ay church, hindi titulo. Nagwindang-windang na ang inyong aral. Okay, basahin pa natin. Ayan, Brother James, nagwiwindang-windangan daw ang aral kasi patay daw ang baptist, hindi daw titulo na tulad ni John. Titulo lamang daw ni John. Hindi ba sinabi ko kanina, titulo na ikinomission kay John, ginawa ni Kristo at tinuro sa mga alaga, di ba niya narinig yun? O, ewan ko kung nakikinig to ng maayos eh. So, ang bautismo ay isang gawain. Kaya nga baptism. Yung nagbabautismo, yun yung baptist. O, yung baptize, yun yung pag action word na yun. No? Yun yung ginawa na. O. So, baptist means the person who administered. So, malinaw ang sagot. Ang baptism ay yun yung gawain ng pagbabautismo. O. Ang unang binigyan ng titulo noon, no, pag sinabing titulo, the first title given to John, kasi para kay Kristo yung kanyang ano gagawin eh, yung kay Kristo na ihanda niya yung mga Israelita, no? So yun yung referensya ng pagkatitulo sa kanya. Tapos ginamit ng Quran, no? Si John the Baptist daw nasa Quran, yet walang explanation kung paano naging Baptist si John sa Quran. Sa Biblia, marilaw ang sagot. Kaya baptist si John kasi tinugo siya ng Diyos at ipinihanda sa kanya ang mga Israelita sa pagdating ni Kristo. Kaya siya bautismador. Nasa Isaiah 40, Mateo 1, Marcos 1, Lucas, nasa Lucas 3, marami pang ibang talata. O may mga reasons yun. Eh sa Quran, paano naging baptist si John? Walang explanation ng Quran. Paano naging, ano ibig sabihin na si Kristo ay misaya? Walang explanation ng Quran. Bakit naging misaya si Kristo? Isamantalang pwede namang misaya yung mga kinopya nilang propeta. Pwede naman misaya si Muhammad. Ba't si Muhammad hindi misaya? Ba't si Adan hindi misaya? O ba't si Kristo lang ang misaya? Anong explanation ng Quran? Walang explanation ng Quran. Palpak ang inyong Quran. Nangungopya na nga lang kayo, hindi nyo pa ma-explain ng ano nyo, propeta ninyo. Anong windangan? Paano naging windangan? Kinopya ng Diyos ninyo. Idiluko-luko ang Diyos mo. Ngungo pa lang Diyos mo. Kinopya ang baptism sa Biblia. Kung windangan ng baptism, ha? At ang baptist in term of its entity, how come na ang inyong propeta ninyo at ang Diyos ninyo kinopya? Paki-explain naman, ba't kinopya? Hindi, luko-luko nga ang Diyos ng Islam. Bro Dino? Tama. Alam mo ng windangan, kopyahin mo pa. O, di ba? Alam mo ng windangan, kukopyahin mo pa. Amen. Kung mali para sa'yo yan, bakit mo kukopyahin? Di ba? So, nagkakaroon ng problema. Unang-una, ang Quran ninyo, hindi magkakaisa sa paliwanag at hindi nila kayang ipaliwanag ang mga statement na nandoon po sa loob. No? Sa Biblia, kasi magkaiba. Lahat po ng mga katanungan, lahat po ng pag-aalinlangan, masasagot po ng Biblia. Sa inyo, hindi po masagot eh. Banat lang kayo ng banat. Wala naman sa lugar. Alam nyo
pala na nagwiwindangan na kinopyan nyo pa si John the Baptist, pati papagbabaptize mo lang John the Baptist sa Bible, kinopyan nyo pa. At sa amin, napapaliwanag naman na galing po sa langit. No? Otoridad po na ibinigay ng Diyos, komisyon, isa inyo, hindi mapaliwanag. Ano bang purpose nun? Tingnan natin, mayroon pa ba dito sa taas? Sa ano to, Abdul Basit, ano ba ito? Mabaho yung pangalan. Ah, Ibo Balaho. Ah, mabaho. Balaho. Okay. Sabi niya, baptist kanilang yan sa mga peaking religion na itinatag ng tao ang baptist. Itinatag noong 1608 ni John Smith. Ayan bro, Islam bro, Islam. Ah, sige. So, ang sagot natin, ano naman ang patunay na ang baptist ay peking religion? Samantalang ang baptist nasa Quran, mababasa. Again, ulitin natin, kung mali ang baptist, bakit sa inyong stupid Quran, mayroong baptist mababasa? At bakit ang inyong Diyos nagbabautismo? Paki-explain ninyo. Kung ang umaga muli, mga kaibigan at kapatid namin dyan kay Kristo. Dito na naman tayo po, mga kapatid, no? Ang ating pag-uusap kagabi ay napakaganda na kung saan marami pong tao ang nalinawan.